guys. Good morning, good afternoon, good evening, no? May bago na naman tayong vlog, no? Ito yung mga future content natin sa susunod na mga araw na iko-content natin, no? Lincoln penny, 1 centavos, 1 dime is equivalent to 10 centavos, 5 centavos, and quarter dollar, no? At kukuha tayo ng presyo sa PCGS auction. Yung mga matataas ang presyo, no? Para ganahan naman yung viewers natin na may tsamba dito. Kumpara mo sa bagong binablog natin, no? Mga bagong pera, doon tayo sa luma at may error. Kaya guys, abangan nyo ako sa susunod kong mga video na ang iku-content natin, puro US coin, organized PCGS auction price, na napakatataas ang presyo, nabili na, no? Yun yung realidad na nabili na, hindi tayo muna mag-base sa eBay o sa carousel. Kaya guys, abangan nyo ako sa susunod ng mga video ko, naka-organize. Uunahin muna natin yung Lincoln penny, 1 centavos, at matataas ang presyo sa PCGS auction, no? Ayun guys, no? Naipakita na natin yung mga future content natin, no? Yung 1 cent Lincoln penny, no? Ayun guys, no? Ano itong nakasunod na i-vlog natin? 1967, no? 1967, no? 1 cent Lincoln penny, memorial, no? Memorial cent, no? Wala, ano to, no? Itong kinuha natin sa PCGS auction, no mint mark to, no? No mint mark, no? Ngayon, guys, no? Bakit pinili natin? Kasi, ito yung mga may presyo, no? Sa PCGS auction, no? Pero, billion-billion ang ginawa nito, no? Billion-billion, pero one of a kind to, no? Kaya kung mamimili kayo ng mga kolektahin nyo, yung may error talaga, lalo na billion ang ginawa, no? At ito po, pasok talaga sa PCGS auction at nabili na, kaya hindi natin ininvento yung mga binablog natin, no? Titingnan natin sa lumista, guys, no? Kung magkano yung, ano yung composition niya, ilan ang ginawa, no? Ilan yung mintage, yung dami, no? 1967, no? 1 cent Lincoln Memorial cent, no? Issuer, United States, no? Period, Federal Republic, 1776, no? Type, Standard Circulation Coin, no? Years, 1959 to 1982. Value, 1 centavos, no? Sa atin, 54-55 na yung naglalaro. Yung sa 1 cent niya, no? Pero ngayon, dollar natin nasa 54-55 na. Pero itong 1 cent na itong palitan niya, nasa 0.55 na. 0.55 na. Currency, dollar, no? 1785. Composition, bronze. Weight 3.11 grams, no? Diameter 19 mm. Thickness 1.30 mm na shape. Round. Demonetize hindi pa, no? 1967. Tingnan natin, guys. 1967. Ilan yung dami ng ginawa niya, no? Tingnan natin. 1967. Yung no mint mark niya, no? 1967. 3,048,667. 1,127%, no? 1967, no mint mark to, no? No mint mark, no? Special mint set to, no? Proof light, parang makintab, no? Ilan ang ginawa sa kanya? 1967, no? Yung special mint na, yung set proof light. 1,863,344, no? 1.6% lang yung ginawa sa kanya. 1968, no mint mark to, no? Tuli, 19 mint, no mint mark, no? Ah, hindi, sorry, sorry. Yun na lang pala, 1967, dalawa lang pala, sorry, no? Dalawa lang pala sa 1967. Yung 3 billion, saka 1 million, yung proof light, saka yung 1967, no mint mark, no? Ayun, dalawa lang ng klase ang ginawa sa kanya. 27%, saka 1.6, no? Napaka-konti, no? Pero madami yung madami, 3 billion. No? Pero sa generation niya, no? Halos konti sa kanya yun, no? Kasi alam mo naman US coin, eh. Ano yun, eh? International currency yan, diba? Kaya minsan, kinakapos sila ng pera. Lumalabas yung ano nila. Mga pera nila. Kinakapos, diba? Wala nagsisirculate kasi nga, nilabas ang ibang lahi. Maganda ba sa kanila yun? Ang kasi ang palitan naman ang value naman ng pera natin sa bansa. Pag marami ang ginawa, medyo hindi maganda yon. Kailangan kasi pag gumawa sila ng pera, tama-tama lang sa economic nila. No? Kasi pag maraming pera, overprinting, nangyayari tuloy, eh,
di ba? Humihina yung ekonomiya nila. Ah. Kaya kailangan paggawa ng pera eh, tama lang. Based on your economic circulation, hindi pa pwedeng gumawa ng marami, no? Kasi may madami silang pera kasi gumawa, hindi. Magiging ano, mas sacrifice na economic nila. Medyo hihina yung value ng ano nila, product nila. Yung natawag na inflation rate na. O ngayon, titignan natin sa 1967, no meat mark to, no? Lots 338, magkano'ng nabili? No? Dollars to US dollars. So guys, no? Sa auction, 1967, yung mean state niya, no meat mark, 338, lots niya, 4,945 dollars, no? Magkano sa pera? No? Times 54 natin. Kinalculate ko na ito guys, no? Dati hindi ako nagano, on the spot ako magano nagkwenta. Eh ngayon nagkakaroon ng butal. Kinakalculator na natin. No? 54 something eh. Hindi na natin ano yung something niya. 54 pesos. $1 to 54 pesos, no? 267,000 pesos yun ah. Oh. Laki no guys, no? Sa isang pirasong metal ng isang sentimo, 1 centavos, no? May error to. Hindi lang dinetalye kung anong error niya. No? Pero sa akin, opinion ko, may error to. Kasi minsan yung itong PCGS, okay, hindi siya nag-detailed eh. Kung anong error, no? Kasi calendar lang naman to. Ayun. Pero ito, nabili na. Hindi mo sabihin hindi nabili. Tulad na 1969, nabili $126,000 yun. O, diba? More than 6 million, no? 7 million yun. At recorded yun. Ito rin recorded to. Kaya paano natin mag-invento sa mga abig ko kung mangulekta tayo. Yun, doon tayo sa may value. Tapos magtatanong tayo, eh wala namang value yung tinatanong natin. Mga guy, learnings yun eh. Nag-aaral tayo. No? Wala naman tayong, sino mo naman taong gusto magsaya ng oras. Eh siguro yung makatamad yun. Yung nagkasayang ng oras, diba? Yun lang. Pero ikaw naman masipag, wala. Hindi mo naman gusto. Kaya lang, nag-aaral ka. Pero mag-aaral ka sa tamang tao rin, no? Hindi ka ba sa mag-aaral kung kanino-kanino lang na mararamdaman mo naman kung niloloko ka na eh. Nasabi, malaki ang value. Tapos, sasabihin mo sa kanya, meron ako, no? Bento mo lang yung napakamura sa kanya, kayo pabilin. Kung malaki ang value, di ba? Naglulokohan tayo eh. Para lang for views. Di ba? Maraming nagagalit na vlogger sa kapag-vlogger nila. Kasi nga, nasabi, eh wala kami pakialam. Wala kami pakialam. Discarte namin to eh. Para dumami yung views namin, subscriber namin, ganitong discarte namin. Pwede ba yun? Siguro, mayroon institution na pinangangalagaan ng numismatic sa atin eh. Diba? Right information. Hindi sinasalungat ng mga ibang vlogger na sasabihin eh. Mataas, hindi naman wala mataas. Eh, lalo yung numista, magbibigay ng presyo. Kasi, diba? May agency tayo, may samahan tayo ng mga numismatic dito eh, no? Ang problema, may pumapasok lang, sabihin numismatic sila. Hindi naman, magkipresyo sila, maniniwala ang tao. Di sira yung, wala nga ng tiwala. Marketing, sira. Kasi yung information, yung trust ng tao, wala na, kasi niloloko nila. Kaya gano'n, may nagagalit, ano yan. Kaya sabi natin, nasa lugar tayo ng demokrasya, no? Democracy country, no? Pero minsan, yung social media gagamitin natin sa tama. No? Hindi pwedeng gusto mo, eh, ano, handa ka rin sa batikos, no? Handa ka rin sa batikos kasi nga, eh, pinukontra mo yung tama, eh. At yung mga tama naman, hindi naman papayag yan, di ba? Kaya tayo guys, pag nag-vlog tayo, yun totoo, ino-organize natin, di ba, hindi kumita ng mabilis o kumita ng konti lang, importante, malinis yung ginagawa natin, no? Pangalan natin yan eh. Hindi natin sisirain yan. Pero ang tao naman, sinisira ang pangalan dahil sa pera. Ganun lang naman yan. Kaya minsan mag-a-adlib tayo. Kasi minsan, ang tao naghahanap ng income, lalo na meron sila. Tapos na-stress sila. Hindi maibenta yung pera kasi sinabi ni ganito na mataas daw. Yung totoo, hindi naman wala naman value. Face value lang, di ba? Pero hindi naman sabihin natin, face value sa bago, nag-di ano pa. Nagsisirculate pa, no? Diba? Hindi pa na-demonetize. Yan ang face value. Pero kung na-demonetize na yan, automatic, hindi na face value yan. Diba? Lalo na tumataas na tinutunaw na yan. Kaya mali yung sinanong kahit Boss Toyo na sinabi na 1975. Face value, hindi pa yung pwede. Diba? Kasi 1975, malaking 5 piso nung araw. Hindi mo sabihin face value yun. Kasi sabihin face value 1975, sa palitan mo 5 piso.
Eh, yung metal pala niya, copper nickel, ang laking 5 piso pa yan, 1975. Kaya kalukuhan yan. Opinion naman nila yan. No? Pero mag-opinion din tayo. Pero siguraduhin mo, pag sinabi mo yung opinion mo, kayo mong panindigan niya, no? Hindi kayo nagtatago sa question and answer, no? Yeah, guys, no? Subscribe, like, comment, or share, guys, no? Thank you, thank you, thank you.